Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na pagsabog malapit sa Pag-asa Island sa Palawan. Batay sa spot report ng Palawan Police at ayon sa mga residente, tila galing ang mga pagsabog sa isang artificial island na gawa ng mga Chinese. May unang balita si Rafi Tima. Pambira yan China, ang Coast Guard yan China. Ito na sa breaker. Ano? Ano? Yan ang tila dismayadong reaksyon ng isang residente ng barangay Pag-asa sa Pag-asa Island sa Kalayaan Island Group matapos dumikit sa isla ang isang anyay barko ng China Coast Guard. Pambihira talaga sa breaker ng China. Hindi kinumpirma ng Western Command ang pagdikit ng barko ng China Coast Guard sa Pag-asa Island. Pero kinumpirma ng Westcom na may insidente ng tila agawan ng isang lumulutang na debris na inanod malapit sa isla. Sa isang pahayag, sinabi ng Westcom na bandang 6:45 ng umaga kahapon, namataan ng mga tauhan ng Naval Station Emilio Liwanag sa Pag-asa Island ang isang lumulutang na bagay na wala pang isang kilometro ang layo mula sa isla. Sinubukan daw hilahin ng mga sundalo sa pamamagitan ng kanilang rubber boat ang lumulutang na bagay na noy inaanod na patungo sa katabing K1 sandbar. Dito na lumapit at humarang ang isang barko ng China Coast Guard at pinutol ang tali na panghila sa floating debris. Hindi na raw pumalag ang mga Pinoy at bumalik na lang sa Pag-asa Island. Wala naman daw nasaktan sa insidente. Ayon sa Information Office ng Munisipalidad ng Kalayaan, Palawan na nakakasakop sa Pag-asa Island, ang naturang debris ay kamukha ng nakuhang bakal na debris sa Busuanga, Palawan noong November 8. Halos parehong-pareho po yung klase ng pyesa na nakita. So malaking bakal na ang iniisip nila ay bahagi po ito ng isang rocket ship. Malapit na lang daw ang mga barko ng China na nakapaligid ngayon sa isla. You can see them with your naked eyes, yung China Coast Guard at the same time, yung nakapalibot po halos na Chinese militia. So medyo marami-rami po sila. So we were counting yesterday, parang mga nasa 30+, 30, 35, 37. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA, nabatid na nila ang insidente at hinihintay na lang daw nila ang detalyadong report mula sa mga kaukulang ahensya. Isang masusing pagsusuri daw ang kanilang isasagawa. Pero ilang oras matapos ang insidente, ayon sa spot report ng PNP Palawan, may mga narinig daw na magkakasunod na pagsabog. Tila galing daw ito sa artillery guns o weapons sa Subi Reef, ang kalapit na artipisyal na isla na ginawa ng mga Chinese. Ganito rin ang sabi ng ilang residenteng nakausap ng GMA News pero hindi humarap sa kamera. Mag-aalas 11 daw ng umaga nang makarinig sila ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog na sa lakas ay ramdam daw ang pag-uga ng lupa. Kada kalahating oras daw hanggang alas 3 ng hapon, may maririnig daw na pagsabog na nagtatagal ng 5 hanggang 10 minuto. Ayon sa AFP, ipinag-utos na ng pamunuan ng Western Command ang imbestigasyon sa mga narinig na pagsabog sa Pag-asa Island. Ang mahalaga raw sa ngayon, walang nasaktan sa naturang insidente na nangyari ilang araw bago ang pagdalaw ni U.S. Vice President Kamala Harris sa Palawan na nakakasakop sa munisipalidad ng Kalayaan. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Naglabas ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay na umano'y agawan ng ilang Pilipinong sundalo at China Coast Guard sa lumutang na debris malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa Chinese Embassy, ang lumulutang na debris ay natukoy bilang bahagi ng isang rocket na pinalipad ng China kamakailan. Hinatak daw ito ng mga tauhan ng Philippine Navy. At matapos ang pag-uusap, ibinigay daw ng Philippine Navy ang debris sa mga tauhan ng China Coast Guard. Sabi pa ng Chinese Embassy, wala raw naganap na pangaharang sa barko ng Philippine Navy. Wala rin daw nangyaring pwersahang pang-aagaw sa debris. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.